Bago natin simulan tong video na to, baka gusto nyo mag-subscribe sa aking channel at pindutin ang notification bell para ma-update ka sa susunod na videos. So ayun guys, nandito na tayo sa second part ng ating brake maintenance. Ngayon is papalitan naman natin itong brake pads and brake shoe natin. Based dun sa ano natin, sa manual, every 15,000 kilometer is magpapalit ka ng brake shoe. Pero tong sa akin is nasa 12,000 pa lang. Pero okay lang yon kasi prevention is better than cure nga, di ba? So tara, umpisa na natin. Una ay kukuha ka ng Allen wrench para luwagan natin tong pin dito. Kasi hindi mo na ito malulugan pag naalis mo na yung brake caliper. Next ay kukuha ka ng 12mm para tanggalin itong dalawang main bolt kung saan nakakabit yung brake caliper natin. So ito guys, natanggal ko na yung brake caliper natin. Ngayon kukunin ko na yung bago nating brake pads. Ito guys, yung ilalagay kong brake shoe at brake pads. Nabili ko to sa online, ilalagay ko na lang yung link sa description. Para maalis itong brake pads natin ay kailangan natin tanggalin itong pinaka pin niya gamit tong Allen wrench natin. Kung matatandaan nyo, ito yung pinaluwagan natin kasi kapag hindi pa natin to pinaluwagan at tinanggalan natin yung brake calipers, mahirapan lang tayong mag-alis. Ngayon ay lilinisan lang natin to ng konti gamit ang magic trick. Bale, ito yung comparison ng luma at bagong brake pad guys. Kung makikita ninyo, mas makapal ng konti itong bago. Ngayon ay sasalpak ko na itong mga bago nating brake pads. Tapos ngayon naman guys, tingnan nyo ito. Wala siyang space sa gitna kaya hindi natin siya maipasok. Yung reason niya na is medyo nakatulak yung dalawang piston ng brake caliper natin. Yung gagawin lang natin ay itutulak natin yun paloob para magkaroon tayo ng space. So ito na siya guys, naitulak ko na silang dalawa. Hindi ko na naipakita yung pagtulak ko sa isang piston kasi namatay yung phone. Ngayon ay itatry ko na ulit na ilagay itong mga brake pads at titignan natin kung may space na tayo. So ito guys, naisalpak ko na yung brake pads. Kung makikita ninyo, may space na siya. Pwede na ulit natin siyang isalpak. Kapag naisalpak na, same process lang din nung tinanggal natin. I-screw lang natin itong 12mm. Tapos papaigpitan yung pin sa likod. At pagkatapos nun guys, is ipapump lang natin yung preno natin. Hanggang sa maging stiff. At kapag stiff na, okay ka na. Ngayon ay punta naman tayo sa pagpalit ng brake shoe sa likod. Una ay gagamitin natin itong 13mm para tanggalin itong mudguard. Next step ay tatanggalin natin itong bolt dito para mahila natin ito. Yung axle niya. Pagkatapos tanggalin ay maglalatag ako ng karton kasi ibababa natin yung sprocket niya. Ayoko namang malagyan ng mga kung ano-anong dumi yung kadena at sprocket ko.
Ngayon natanggal na natin itong sprocket, susunod nating tatanggalin is itong gulong para magkaroon tayo ng access sa lumang brake shoe natin. Ito na siya guys, naalis ko na yung gulong. Ito na yung lumang brake shoe natin. Next step ay tatanggalin lang natin ito. Daan-daan lang sa pagtanggal nito ha, baka maipit kayo. So ito guys, naalis na natin, linisan lang natin to ng konti, pati itong hub natin para malinis ulit kapag isasalpak na. Ito nga pala yung comparison ng luma at bagong brake shoe guys. Kung mapapansin ninyo, walang kasamang spring, tapos ano, parang hindi pa masyadong pudpud itong luma. Parang nahihinayang ako na bumili ako ng bago. Pero at least na i-share ko sa inyo yung knowledge ko kung paano mag change ng brake shoe. Yun naman yung importante doon. Ngayon guys ay sasalpak ko na itong bago nating brake shoe. Ngayon guys is the same process lang nung tinanggal natin. Ibabalik lang natin yung mga inalis natin. Una ay itong rubber damper, tapos yung sprocket, tapos kadena, tapos yung mga spacer niya. So hanggang doon na lamang guys, dito na nag-end tong video na to. Kapag naikabit nyo na, you're all set na. Ride safe!